Yo mga kamao, pound for pound, sports nga pa na. Ay sa Isaac Pitbull Cruz, nagpapa-impress kay Pacquiao. George Kambosos Jr. magiging replica ni Pacquiao. Teofimo Lopez Jr. maaring magretiro dahil sa delikadong karamdaman. Ngunit bago yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell icon, at piliin ang all for more pound for pound. So yun nga mga kamao, ang nag-iisang Mexican talent sa ilalim ng MP Promotions na si Isaac Pitbull Cruz na may nakatakdang laban kay Tank Davis at gustong maging proud sa kanya si Pacquiao dahil nakitaan ito ng potensyal, kaya naman nakuha si Cruz at pinapirma ng kontrata sa ilalim ng nasabing promotions. Sa isinagawang face-off nila ni Tank Davis ay kitang-kita umano ni Cruz ang takot sa mga mata ni Davis. Kaya naniniwala si Cruz sa sarili nito na kaya niyang talunin ang bata ni Floyd Mayweather Jr. at gagawin ang lahat upang ipanalo ang laban. Sa ibang balita naman, Davin Haney at George Kambosos Jr. posible ang susunod na laban para sa Undisputed match. Matapos talunin ni Haney si Jojo Diaz, ay agad nitong hinamon si Cambosos. Pero maraming naniniwala na kung tinalo lang ni Cambosos ang isang power puncher na si Teofimo Lopez, ay tiyak na bubugbugin lang ni Cambosos si Haney, lalo pat hindi ito kasing lakas sumuntok ni Teofimo Lopez. Ayon sa WBC, ay no need na daw na labanan ni Cambosos si Haney dahil isang lineal undisputed champion na raw si Cambosos sa lightweight. Ngunit ang problema ay ang WBC lang ang kumikilala kay Lopez na naging undisputed at ngayon naman ay si Cambosos. Kaya ayon kay George Cambosos Jr. ay lalabanan niya na lang si Haney para wala ng pagtatalo o aninlangan patungkol sa pagiging undisputed. Kaya dahil diyan ay nakikitang talagang kakaiba si Cambosos dahil hindi lang skills ang natutunan kay Pacquiao kundi pati ang pagiging buo ng loob at malinis na prinsipyo. At sa ibang balita pa, masamang balita nga po para kay Teofimo Lopez Jr. dahil ayon sa doktor nito ay may seryosong sakit pala ang dating kampiyon na kung tawagin ay pneumomediastinum o kilala din na mediastinal emphysema. Isa itong uri ng kondisyon na may hangin ang mediastinum o yung space ng dalawang baga ng tao na sanhi ng maaring trauma o anumang kinalaman ng iba pang karamdaman. Sinabi ng doktor ni Lopez na mapalad pa rin ito na nakasurvive ito matapos ang isang buong 12 rounds na bakbakan nila ni Cambosos Jr. At ayon pa rin sa doktor ni Lopez na hindi na daw dapat pinayagan na lumaban pa ito na may ganitong karamdaman dahil posible niya itong ikapahamak kung hindi niya kaya ang kondisyon. Dahil bukod sa karamdaman ay meron ding asthma si Lopez na patungkol din sa respiratory illness. Kaya naman kung nagkataon at nag-contribute ang mediastinal emphysema at hika ni Lopez ay talagang ikapapahamak ito ng dating kampiyon. Kaya laking pagtataka ng doktor kung paano nagawang lumaban ni Teofimo kay Cambosos sa kabila ng pagkakaroon ng ganitong karamdaman. Kaya dahil yan ay maaring magdala ito kay Lopez sa maagang pagre-retiro. Ngunit marami pa rin ang naniniwala na isa lang daw itong excuse ni Lopez, gaya ng excuse ng ilang mga boksingero na nakalasap ng pagkatalo at hindi matanggap, lalo na sa isang malaking upset, dahil hanggang ngayon ay hindi niya matanggap ang pagkatalo kay Cambosos. Hanggang dito na lang mga kamao, comment down below your opinion. At bilang suporta sa ating munting channel ay huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell icon at piliin ang all. Hanggang sa muli at ito ang Pound for Pound Sports.